Yen here of the Exclusively Yen's Vlog. Welcome back sa ating channel. Pasensya na, kakagising ko lang kasi tumawag ako sa Pilipinas para batiin yung aking kapatid at ang aking nanay ng Happy Mother's Day. At saka Happy Birthday na rin sa nanay ni Mike, sa aking mother-in-law. At at the same time, Happy Mother's Day sa kanya, sa aking sister-in-law, kay Lori at saka kay Juliet. Happy Mother's Day! Parang naririnig ko na si Mike na nagpupupukpuk na doon sa baba. Tara, baba tayo at para makapagkape na rin at magdidilig ako ngayon sa ating mga indoor plants kasi June na sila. I only water them once a week para hindi naman masira. So tara, baba tayo. Nakilang pokpok. Ito na yung pinaka-frame ng parang unique na shelf na ginawa ni Mike. Ginagawa. So, ha? Ginagawa. Na ginagawa. Pasensya, Bisaya naman. Sa cool. Kaway-kaway sa mga Bisaya. Oo, ginagawa. So, kulang pa ng parang sahig dyan in between. Alam mo naman yan siya. Ayaw niya yung straightforward lang na okay, shelf yan. Gusto niya yung unique talaga. Yeah, kaya dahil dyan, approve. Patingin, mahal, para ka nag-holiday sa Lanzarote. Holiday. You're so tan. Max. Tan GA. In other words, tanga. Oo. Audience lang ako dito, nagpapalilim. Nandito ako sa lilim ng bakod namin. Yan, may ivy yung wall. Para maganda mapapicture dito ah. Oo, yung wall may ivies. Hello again mga sis. We are heading off to the range kasi we need to buy more materials sa project ni Mike for now. Isang magandang balita. Kasi may heat wave dito sa Ireland ngayon which is bihirang mangyayari. Nasa 24 degrees po tayo ngayon, which is kung sa amin dito sobrang mainit na to, kaya naka-shirt at naka-vest lang po si Mike. I'm not complaining. We are enjoying the weather. We're loving the weather. Kaya nga lang, ang masaklap lang, hindi ka pa rin kami makalabas kasi kasalukuyan naka-lockdown pa rin. I mean, makalayo sa lugar namin. Maximum lang na allowed is 5 kilometers from 2 kilometers pwede na ngayon makalayo ng 5 kilometers, which is kung saan yung beach side dito sa lugar namin, more than 5 kilometers kasi yon from where we live. So, we cannot go to Tramore, we cannot go to Dunmore East. Nox, naka-short si Madam for the first time and forever. Are you loving the weather? No, I hate it. Really now? Takot ka lang magka-heatstroke eh. Kawawa naman. So, ayan. 24 degrees, but for us, it's sobrang init na to. I love it! I love vitamin D! We need vitamin D! Ito na talaga yung new normal ngayon. Lahat ng shops na pupuntahan mo, you have to be in the queue for at least 30 minutes. Tapos social distancing pa rin. Tapos every time na papasok ka at lalabas ng shops, is kailangan mong mag-disinfect. So, ayan. So, at least, wala naman akong problema doon. We just have to follow the rules. Mas okay na po yung maingat para hindi tayo magkasakit. Kasi hindi na nga na-quid yung ganito. Naghahanap lang kami ng mga materials for Mike. Ito. Screws at saka hinges. Ayan siya. Are you sure? For you. Mga angles. Yeah, 455 lang.
maglilate lang ako sandali sa test ko, may titingnan lang ako sa may clothing section. This is the new normal. Parang may one-way system na lang pagpapasok ka sa clothing area. So, pumasok tayo sa dito sa test ko department. Parang one-way system na siya ngayon para people will not be mixing with each other. So, yan na yung new normal. Actually, I guess I'm like thinking, pag nag-open na yung Penis, yung pinaka-favorite shop ko, parang magiging ganto siguro siya. May magkakaroon na ng one-way system. Ayan siya. So, ipa-follow mo lang yung mga ano dito, yung mga signs habang namimili ka kung anong gusto mo. Actually, I'm looking for a cardigan. Ganyan. Yung parang ganito sana, but in a different color. Ayan siya. We just follow. Ayan, no entry. That's the new normal now. Actually, konti lang yung mga display nila ngayon. Wala, naubos na. Kasi wala ibang choice yung mga tao. Ayan siya. Tapos, next. Ganyan siya. Style niya. And ito talaga yung pinunta ko doon, yung cardigan. Luckily, they still have my size. Nag-iisa na lang. So, cardigan siya na parang nude ba ang tawag ng color na to? Or beige, something. Tapos, long sleeve siya na cardigan. Tapos, may button siyang tatlo. Yan yung details niya. Tapos, bawat side, may pocket siya. I like this kasi hindi siya ganun kahaba. Alam niya naman, hindi tayo ganun katangkad. So, kailangan perfect lang yung length. So, ayan siya. Perfect. So, magandang pang cover up kasi dito naman sa Ireland talaga, very, very, ano yung weather eh. Like, in a day, you can have like 4 seasons in a day. So, uulan na araw, mag-winter, mag-snow in a day. So, yun. And then, I have a... So, nakita ko to. Last, nag-iisa na lang din. At I got this sa size ko rin siya. So, ayan. Yan yung color niya. I don't know if nakikita niyo. Tapos may button siya dyan, buttons. Tapos V. Tapos yung sleeves niya, parang, how do you call that? Fluffer or butterfly? Ganyan. Tapos may parang belt siya na ganyan, around the waist. Tapos, of course, hanggang ankle length ko siya na maxi dress. So, very nice if I can wear this dito or pag nag-holiday with a denim jacket or a cardigan na any of this color na nandito sa print na to. So, parang lighter, light lang siya na pastel-ish. So, yan lang yung nabili natin. So, nandito na kami sa bahay. Ito, nakabili na naman tayo ng lavender. Merienda. Merienda. Screw. Ilalagay ko yung lavender doon sa paikot sa ating well. Yeah. Kasi gusto ko maraming lavender. Bali, 10 piraso siya. 8 euro per pack. So, less than 1 euro each yung bawat lavender. So, kasi lavender goes with roses. Kaya gusto ko siya. Ito, nilabas ko siya kasi pinicturan ko siya kasi ipopost ko siya sa Facebook Market. Kung alam niyo yun kung ano yung Facebook Market, you can post anything, yung mga second hand, yung gamit na hindi niyo na ginagamit at pwede niyong ibenta. So, dahil nagutom tayo, magluluto tayo ng snacks. Gagawa tayo ng banana turon. Wala lang tong langka kasi hindi kami nakapunta sa Asian shop kasi medyo malayo kasi sa amin yung nasa town. And then, yan, mantika natin dyan. Then, I'll be making my sauce. Honey, brown sugar, cinnamon, at saka toasted sesame seeds. So, yan yung magiging sauce natin. Tapos, I will be making banana strawberry smoothie as well. RIP diet na naman tayo na to. Ito na yung ating banana turon. Gagawa na lang tayo ng sauce. But for now, gagawa muna tayo ng strawberry, banana smoothie. Tapos, para refreshing lang siya, I wouldn't be using any cream or milk or yogurt. Orange juice ang ilalagay ko. Tapos, dinadagdagan ko rin siya ng few mint leaves para refreshing talaga siya. At dahil magtatrabaho tayo mamaya, magtatanim na naman tayo, kailangan muna nating magmerienda. Ito yung merienda natin. Tapos na. Banana turon with sesame seeds, cinnamon, honey, at saka brown sugar na toppings. Tapos, tira namin nung nakaraang araw, may spaghetti bolognese. Ayan siya. Tapos, mozzarella cheese on top. At saka yung banana strawberry smoothie natin. Mahal,
Snacks muna. Pahinga muna. Hindi ako nagugutom. Wey. Kain. Kain tayo. Mmm. Turon. Hap. Eto, tinanim ko na yung bago kong biniling mga lavender. Ayan siya. Tapos yan. Tapos dyan. Paikot. Ayan. And then, yung sobra, kasi 10 piraso yon, nilagay ko na lang sa paso yung iba. Ayan siya. Ayan, tapos meron pa doon dalawa. Tapos yung nabili kong lavender sa Super Value, hinati ko siya, nilagay ko sa dalawang paso. So, ayan siya. Diyan ko muna siya nilagay para hindi sobrang mainitan. I will let her like, yung ma-establish pa yung halaman bago ko siya painitan para mag-thrive siya, hindi siya maluluray or mamamatay. Usual na pang sahog sa ating adobo, toyo, suka, not sponsored, dato puti, oyster sauce, chili flakes, nilalagyan ko siyang sesame oil, pepper, tapos bay leaf at saka star anise. So, ang ginagawa ko, binabrown muna ko muna siya sa mantika. So, syempre, unahin natin yung pork natin kasi medyo mataba-taba siya. And then, to follow na yung chicken. Then, after na ma-brown na siya, saka ko siya lalagyan ng mga sahog, tapos tubig, tapos simmer natin siya ng slow cook lang for at least around 45 minutes hanggang sobrang lambot na po yung pork. So, yan na yun. So, maraming version yung adobo, but this is my own version. At naglalagay din po tayo ng tengang daga or wood ear mushroom sa ating adobo. Check natin kung luto na. I think it's ready to go. Actually, this is not your typical adobo kasi spicy adobo talaga to, which is yun, ito yung gusto namin ni Mike. Yummers! Tapos mainit na kanin. Sa banyo, mga sis, magre-ready na tayo kasi matutulog na tayo kasi may pasok tayo bukas na naman. Update pala doon sa computer table na pinost ko sa Facebook. Couple of hours earlier, may nag-text sa akin habang nanonood kami ng TV ni Mike kanina na interested daw siya to buy. Tapos, she is around the city naman where we live. So, kahit naglagay ako doon na for collection only, malapit lang naman, sa only 6 minutes away from where we live. So, ihatid na lang namin bukas. So, yun, madali lang pala magbenta sa Facebook and Marketplace. So, anyway, yeah, maghihilamos lang tayo. Tapos, itatry ko itong aloe vera gel na nabili kong nakarang araw sa deals. So, itry natin kung paliho ba yung effect niya sa Nature's Republic natin sa Pilipinas. Tapos, update ko kayo. Lalong-lalo for the nurses na nandito sa Ireland, if gusto, kung gusto niyo lang matry ito, it's from the deals, yung aloe vera gel nila. It's only 1.50 euro. Mura lang siya. Yes, yun na yung vlog natin for today. Sana nagustuhan nyo. Again, Happy Mother's Day to everybody. Hindi lang sa mga literal na mama, kundi sa mga plant mamas din na kagaya ko, sa mga fur mamas. Happy Mother's Day din sa inyo. Naway, nag-celebrate kayo ng Mother's Day na mapayapa at safe. At ano pa ba? Wala na akong nakalimutan. So, yan na po yung vlog natin. Kita-kita tayo sunod. Kita-tapohon. Have a lovely day. God bless. Bye.